Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, pag-uusapan natin ang facts about po sa online lending app. Ano ba itong mga online lending app? By the way, ngayon, yung mga lending company na dati nakikita lang natin sa mga community or dyan sa lugar natin, ngayon ay nag-level up na po sila dahil nagkakaproblema tayo nung nakaraan, di ba? During pandemic, hindi pwedeng face-to-face ang pakikisalamuha natin sa ating kapwa. So, ang ginawa, pwede itong gawin online. Pero bago pa man nag-pandemic, ang online lending app ay kilala na po. So, since 2017, ang pinaka una at sikat nung time na yon ay yung Tala Philippines. Then, mas dumami sila at mas lalong dumami pa nung nagka-pandemic until now. So, mahigit 2 years na po since na nag-pandemic, ang pamamaraan na natin ay mas pabor tayo doon sa gagawin na lang online. At hindi na nga naiiba dito yung mga lending company. So ano ba yung mga online lending app? Ang online lending app, sila po yung nag-o-offer ng loan sa pamamagitan ng online. So pwede kang mag-apply through online. At ano ba ang kagandahan dito sa mag-apply ng loan online at saka doon sa face-to-face. So, sa face-to-face, mahihirapan kang pumunta doon sa opisina, kailangan mong gumastos ng siyempre, pera at ng oras. So, itong online lending app, napakadali lang mag-apply. Sobrang bilis. Pero bago pa nag-pandemic, medyo matagal-tagal pa yung pag-aantay natin sa verification process, yung sa screening at saka iba't iba pang tinitingnan ng mga lending company. Pero ngayon sa panahong ito, gumawa na po sila ng shortcut. Napakadali na lang po umu-time. So, ilang pindot lang sa cellphone ninyo ay pwede na kayong umutang. Although hindi naman lahat sa cellphone ginagawa yung pag-apply ng loan. Pwede din sa computer. Gamit ang browser, pwede din mag-apply. Ang kagandahan sa browser or sa computer, hindi nila ma-access yung contacts mo or yung phone book mo. So kung ano lang yung nilagay mong reference, yun lang ang mako-contact nila. Pero dito sa app, sa mga lending company ay makukuha nila, mahihigop nila lahat ng mga naka phone book sa inyong cellphone, makukuha nila yon at gagamitin po nila yan. Yan po yung nila collateral dahil sa online lending list requirements na po unlike po sa in person or face to face. Sa face to face ang daming hinihinging mga requirements, kung ano-ano na lang. Oo. Gagastos ka pa. Pero dito sa online lending app, less requirements. Oo, ano lang, mga personal information lang, then tapos payslip, ID, yun lang po. Least requirements. So, mabilis lang ang verification process. Madali lang din ma-approve kung nakikita nila na qualified ka doon sa amount ng inyong inutang. Ang kagandahan sa online lending app, hindi ka na kailangan mag-spend ng pera para pumunta doon sa opisina. At hindi na rin kailangan ng oras para bumiyahe papunta doon. So sa tulong ng internet at ng iyong cellphone ay pwede mo na itong gawin. At ilang minuto lang or ilang oras lang, nasa kamay mo na
yung pera na uutangin ninyo. Pero itong mga online lending app na to ay nag-take advantage sa pangangailangan natin. Marami sa kanila, at I think mostly po sa kanila, ay nag-take advantage at talagang nagpapatong po sila ng hindi makataong interest at mga service fees or processing fees. Ito yung disadvantage sa online lending, dahil ang interest talaga nila ay sobra-sobra, times 3, times 4, times 5. So kung sa typical na mga lending company na pwede na a-applyan natin doon sa opisina nila, kadalasan ang interest po nila doon ay pinakamalaki na yung 10% per month. 10% per month. Pero dito sa mga online lending app, 1% to 2% per day. So sa isang buwan, ang maaring makukuha nilang interest ay nasa 30 to 60%. So dihamak na sobrang taas. Napakalaki. So tayo, kung marunong lang talaga tayong mag-isip at mag-calculate ng about sa loan computation, mararamdaman mo yung laki ng interest at ng kanilang binabawas na processing fees. Isa pang disadvantage sa mga online lending app, yung processing fee or service fee. Sobrang taas, 10% to 20% ang ibabawas nila doon sa uutangin natin. So, pagkatanggap mo ng pera na inutang mo, halos kalahati na lang ang laki ng nababawas. So, di ba? Hindi siya makatao. Pero, yung mga taong nagdedepensa sa mga online lending app, hindi ko alam paano nila kinompute yung kinikita ng mga online lending company. Oo. Mayroon din kasing nagugustuhan nila yung online lending app dahil daw mabilis at hindi na kailangang pumunta sa opisina or sa kahit saan man. Pero hindi nila po tiningnan yung pera na maaaring kikitain nila mula po sa atin. Saka na kasi sila magigising sa katotohanan kapag wala na silang mahuhugot. Again, hindi po natin hawak ang panahon. Sa umpisa, malamang mababayaran pa natin. Pero dahil nga sa sobrang laki ng processing fees at sobrang laki ng interest, darating talaga sa point na magkandahirap ka sa paghahanap ng pambayad mo sa kanila. Lalo na kung ang ginagawa nyo po ay ang pambayad nyo po sa ulan number 1 ay kukunin ninyo sa ulan number 2 at number 3. Dahil ang isang ula po, kung gusto nyo pong bayaran ito mula sa ibang ula, katumbas po nito ay nasa 2 hanggang 3 ula. So, from 1 ula, magiging 4 na siya or 3. So, ang pinakamasaklap dito, okay pa yung sa face-to-face or yung mga typical na lending company, dahil marami sa kanila ay naniningil weekly or monthly. Kung mayroon mang daily, ibang ano na din yun. I think yung mga may negosyo lang, may binibigyan ng mga lending company na parang arawan. Oo, yung tinatawag na arawan. Yung may ano talaga, may source of income. Pero yung mga kadalasan na umuutang din na walang source of income, so nagdedepende lang talaga sila doon sa bigay or yung sahod. So mas better sa kanila yung 15 days or 30 days. Pero itong mga online lending app, malaki na nga ang interest, malaki din ang processing fee. Ang binibigay po nila na long term ay sobrang exit.
7 days lang po. 7 days at ang masama pa dito, wala pang 7 days, tumatawag na sila, nangungulit na. 3 days before due date pa, nandyan na sila, nangungulit na sa'yo. So, di ba? Ang hirap. Hindi ka na makakaisip ng maayos dahil wala ang ano mo, saan ka maghahanap ng pambayad sa kanila. Eh, ngayon nangungulit na sila. Eh, 3 days pa yung due date mo. So, yun yung pinakamahirap dito sa mga online lending app. Ano ba ang magiging lesson natin kung halimbawa tayo ay papasok dyan sa online lending app? Hindi po natin titingnan yung convenient kung ang kapalit naman nito ay sakit ng ulo at problema na parang magiging ano, long term na ano na problema. Kasi yung on the spot na makukuha mo yung pera, walang kahirap-hirap, pero ang kapalit naman dito ay sakit ng ulo at problema, so mawawala yon. Ang titingnan po natin yung totoong ano, yung totoong tulong talaga na makukuha natin or yung advantage na makukuha natin kung halimbawa tayo ay mag-avail ng loan sa isang online lending app. Hindi natin titingnan yung kung yung bilis, yung komportable tayo. Ang titingnan natin ay ano ba ang mangyayari kung sakaling hindi natin mababayaran ito. Dapat mayroon tayong ano, ma-anticipate natin kung anong mangyayari. Dapat tingnan natin ang bukas, hindi yung ngayon. Marami kasi sa atin, sa sobrang excitement, sobrang excited na makakuha ng pera na utang lang naman. So kung utang, kailangan mo talagang bayaran yon. Wala na, nakakalimutan na nila na mayroon palang hindi maganda itong mangyayari sa kanila in the future. Sila po ay natutuwa, tuwang-tuwa nung ma-approve, tuwang-tuwa nung matanggap yung kalahati lang doon sa utang mo, tapos babayaran mo sobra pa doon sa times 2 pa yung natanggap mong pera, saan ka maghahanap ngayon ng pambayad doon? So, wag na wag po tayong magiging atat sa pera kung ito ay galing lang din naman sa pangungutang natin. Iisipin natin kung kaya ba natin itong bayaran. Ang pinakamaganda talagang gawin bago po tayo mangutang, mag-research muna sa kahit anong paraan. Pwede sa YouTube, pwede sa iba't ibang social media. Mag-search kayo sa Google kung itong online lending app na to ay maganda ba ang uutangan, makakatulong ba to sa akin, ano ba ang feedback mula po sa mga umutang na po sa kanila. Yun pong lagi nating iisipin, hindi yung nagiging biktima ka na, nagkandahirap ka na sa pagbabayad, wala ka ng pambabayad, hinaharas ka na, pinatakot ka na, pinapahiya ka na, saka ka pa naghahanap ng solusyon, saka ka pa nagre-research, huli na, biktima ka na at nasa ano na ka na, nasa dingit ka na ng ano, problema. So sana po mayroon kayong natutunan tungkol po dito sa online lending app na to. Para sa amin dito sa Usapang Loan at Online Lending, ang mga online lending app ay hindi talaga nakakatulong sa karamihang Pilipino. Mayroong mabibilang sa kamay, lalo na especially si Tala at saka si Bill Ace, yun lang ang alam namin na maaaring makakatulong sa inyo pagdating po sa finances. Pero yung majority po sa kanila, halos lahat ng online lending app ay walang naidudulot na tulong po sa ating mga kababayan. So sana po may na-realize kayo, or sana po natauhan kayo, or sana po ay nagising kayo. So kung nagustuhan niyo po ang video na to, paki-like and share. At huwag niyo kalimutan pong mag-subscribe at i-hit ang aming notification bell para palagi kayong updated sa aming mga iba't ibang reviews, mga uploads, at sa aming live streaming din. And then, pwede din po kayong
sumuporta sa amin, pwede kayong mag-join as member dito po sa Usapang Loan at Online Lending, or pwede din po kayong mag-support sa amin gamit ang inyong GCash. So, tumatanggap din po kami ng tumatanggap po kami ng GCash in any amount, kahit peso. Kung masaya po kayong mag-share ng inyong blessing sa amin para patuloy po nating patuloy po tayong makagawa ng iba't ibang mga review about online lending app, mag-share lang po kayo sa amin gamit po ang aming GCash number na nandyan po sa inyong screen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out sa aking mga members na walang sawang sumusuporta, ang aking mga subscribers. Road to 23,000 na po tayo. Maraming salamat sa inyo. And of course, ang aking mga viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Abangan niyo po ang aming next upload or ang aming next update. Hanggang sa muli po, paalam.